Hi guys! Welcome back to M&M Adventures Channel. So, ayun na nga po, i-continue natin ang ating pagkukwentuhan ng about sa journey ko dito sa Canada. So, lumipat po ako ng Canada ng June 2019. Tapos, ang aking paper as a spousal sponsorship, dito na po prinasa sa Canada, inside Canada. Since kami ni Miles, matagal na kaming kasal, almost 6 years pala bago ako lumipat dito. So, nang 2018, nag-ask kami ng immigration lawyer, nag-consult. So, yun yung suggestion sa amin na pagpupunta ako dito, dito na lang sa inside Canada na lang i-process yung paperwork ko as sponsored ni Mal. So, ayun na nga. Basta ako naman po kasi I keep track with all my paperwork, lahat ng mga travel namin together, all the pictures, all the paperwork that nandun ang pangalan ni Miles, at saka anything, any experiences, any memories, or any places that we go, so I make sure that I document them. So, nung pagdating ko dito ng June, pinuntahan ulit namin ang aming immigration lawyer. So, ayun na nga, pinag-gather ang mga documents by end of June. Sinubmit na namin yung lahat ng paperwork at saka mga requirements. Tapos, nag-start na yung processing ng papeles ko ng July. So, sa application ko pala, included din ang open work permit. So, July sinistart yung processing, lumabas yung open work permit ko ng end of August. So, napakabilis niya. Tapos yung approval naman ng aking spousal sponsorship is November. Kaso after ng approval, hihintayin mo yun na kukunin mo yung ID. By the time, nakapunta pa ako sa Service Canada office kasi ka-start lang ng COVID. So, nakuha ako yung aking PR ID ng February 2020. So, yun po ang naging journey ko ng pagpunta dito. I came here sa Canada through spousal sponsorship. So, sa susunod na video naman, ang gagawin ko, ano nga ba yung mga dokumento na pre-prepare ko or pre-prepare namin para may idea kayo kung ano yung mga ipiprepare ninyo kung kayo ay nagbabalak na dalhin ang inyong asawa or family dito. Pero ang topic lang na maishishare ko is about spousal sponsorship. Sa tingin ko, madami na rin ang nagbago kasi 5 years na ako dito sa Canada. Pero ang best resource of information is canada.ca. Nandoon lahat ang mga information about immigration. So, yun po ang tingnan ninyo at basahin. Ayun po. So, sabi ng mga kaibigan namin at sabi din ng aming lawyer, we are one of the best, fastest spousal sponsorship that they have encountered. But before that, nag-advise na yung kaibigan ko na nandito rin sa Canada na pag-pray ko daw ang lahat ng mga tao na mag-process ng aming paper na mapapabilis. So, God works in so many ways. Ayun nga, mabilis yung processing. So, July kami nag-start. So, July, August, September, October, November. July, August, September. So, 5 months na approved na yung aking spousal sponsorship. After ng approval no, nag-medical ako. Tapos, yun, waiting ng appointment. So, November, December, January. So, after 3 months, ayun. So, I'm so grateful na mabilis po yung journey ko dito sa paglipat sa Canada. Siguro din, isa sa reason dahil since 2012, balik-balik na po ako ng in and out na po ako ng Canada. Tapos, yung record namin na bilang mag-asawa is matagal na. Ayun po. Maraming salamat sa inyong panonood at sa susunod po ulit magkwentuhan tayo. Ngayon po ay kailangan ko ng maglakad at naghihintay na yung asawa ko at nagluluto siya ng breakfast namin. Ngayong araw po ay Sabado, August 3, 2024. Kung ito na nirecord ang video at siya ay naghahanda ng aming breakfast. Ako naman, sabi ko maglalakad ako at maganda pa ang panahon. Sige po, God bless and see you on our next video. Bye!
ganda ng mga kulay ngayon, green na green. Tagal ko na lang hindi nakapaglakad. At ang ganda na ng mga daanan. Maglalakad lang ako ngayon ng 30 minutes. Mamayang hapon ulit at medyo malamig-lamig naman mamayang hapon. Ay, hindi pala. Baka hindi ako makapaglakad mamayang hapon. At kami ay nag-invite yung kaibigan namin na mag-gaming. So, ayun. Punta pala kami sa bahay nila. Kaya, ayun po. Check natin ulit bukas. Kailangan natin ng exercise para sa ating kalusugan. Wala pang gaanong naglalakad at maaga pa. So, tingin ko tulog pa yung mga tao. Ako pa lang siguro ang early bird na nag-walking. Actually, maganda ang panahon kasi 13 degrees. Malamig-lamig. Cooler siya sa katawan. Kaso napansin ko ang mga damo ang tataas. Siguro hindi pa na-trim ng city. Ang ganda ng hangin, ang lamig, sarap sa katawan. Ayan po, malapit na akong matapos sa aking paglalakad ngayong araw na to ng 30 minutes. Kailangan ko ng magbilis-bilis na maglakad at baka luto na yung aming breakfast. Lumamig na. Ayan po, sa susunod ulit, kita-kits tayo. God bless everyone! Ayan nga, pagdating ko sa bahay, naka-ready na yung breakfast. Kaya po, kain po tayo!